Hello nga best, welcome back again sa ring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood at nag-share ng inyong ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best, sana okay lang kayo. Sa mga bago, welcome sa inyo. Sana marami kayong matutunan sa mga videos natin. And sasali nga pala, para sa hindi pa ako kilala. May ganun. So shoutout sa inyong mga best. Today's video may iba ako kasi mga tips itong ibibigay ko sa inyo. Tips kung paano kayo mamiss lalo ng inyong afam. Paano siya lalo maging excited na makita at makasama ka in real life. So number one, respect his space, respeto sa kanyang kalayaan, yung bigyan niya siya ng kalayaan na gawin ang gusto niya, hindi yung puro kayo ganito, yung parang na nakatali na si afam. Kasi sa mga afam naman kasi, pag kayo ang mahal niyan, kahit saan pa yung pupunta, kahit sino pang makausap niyan, sa'yo ang balik niyan. Kaya hayaan niyo siya, bigyan niyo siya ng respeto sa anumang desisyon niya, plano niya, anong gusto niyang gawin. Hayaan niyo siya. Kumbaga, learn to trust him. Number two, don't judge him. Yun na yung mga, huwag niyo siyang husgahan. Yung, maybe you're chatting with somebody else. Maybe you don't love me. Maybe, puro maybe ka na, puro ka siguro, ganito. Ikaw na yung nagbigay ng stress sa sarili mo. Hayaan mo siya best. Kasi kung afam, kung mahal ka talaga ng afam, ma-feel mo naman yan, makita mo sa kanyang gawa. Kung mahal ka niyan, hindi yan mag-entertain ng iba. Kung mahal ka niyan, hindi niya hayaang mag-isip ka ng maybe, ganun. Magpaliwanag yan, magbigay yan siya ng time and effort sa'yo na hindi ka mang hinala sa kanya. Hayaan niyo siya, huwag niyong husgan kasi naiirita yung mga afam pag gano'n na maybe you're chatting with somebody else, maybe you don't love me, ganun love me. Nainis yan best, imbis na magustuhan ka niya, mairita yan sa'yo, mainis yan. Number three, don't tell him everything. Ganun, kumaga, huwag masyadong sinasabi mo na lahat ito, this is what I want, lahat mga pictures, send mo na sa kanya. Kumbaga, wala na siyang dahilan para kumustahin ka, wala na siyang dahilan para tanungin ka, dahil nakikita niya lahat. O nabigay mo na lahat ng information sa kanya. Pag ganyan, best, parang boring na yan. Parang sa mga afam kasi, the more na hard to get ka, the more nagigil yan sila. So, mga ganun, huwag masyadong bigay todo, ganun. So, hayaan nyo silang minsan sila nang maghalungkat. Kumusta ka na? Ganun sila nang mag-isip ng ganun. Parang exciting moment yon. The more na, parang medyo may puzzle, hard to make a puzzle for you. Parang ang hirap mong buuin. Parang nanggigil sila nun eh. Pero kung sobrang dali eh, parang iba yan. Ba nagkakasawa naman yan? Ganun. Alam ko naman ginagawa niya. Sasabihin na naman yan. Ganun ako. Hirap ng ganun. Number four, ganun. Tell him na you miss him. Siyempre, kailangan maging sweet. Kasi sa mga afam, very stressful yung life nila. Na pagod sila sa trabaho. Minsan, may kaaway pa yan sa trabaho nila. Or kaya sa daan, sa kalsada. Or ganun, nairita pa yan. Daming bayarin, ganun. Kunti lang yung sahod. Depende. Kung mayaman yung pera mo, ay mayaman yung afam mo dyan, maraming pera. Walang problema sa pera yan. Pero may problema sa ibang bagay yan. So, maging sweet kayo, tell him na you miss him kahit papano. Lalo na kung mahal ka ng afam na yan, tapos nasabi mo yung ganong feeling na, I miss you, I hope that you're okay. Yung ganon, mas lalong maano yan, best. Na kinikilig yan, yung mga ganon. Ipakita mo yung sweetness mo, ganon, sa kanya. Para ma-feel din niya na hindi siya nagsayang ng oras para sa'yo. Para hindi siya, ma-feel niya, hindi siya nagkamali na pinili ka. ayun, so, number five, take things slow. Huwag masyadong magmamadali, best. Do you love me? Do you want to marry me? What you want for me? Masyado mo ng ano, best. Kulang lang. Mood mo siya, best. Huwag mo siyang unahan. Medyo kalma ka lang. Yan ang lagi kong sinasabi, just go with the flow. Ganun. Huwag masyadong ano, best. Do you want me? When you gonna court with me? Kailan mo ako ligawan? What do you think about me? And do you think I'm the best wife for you? Hayaan mo na siya. Pag gusto ko talaga ng afam, si afam magsabi sa iyo, you're the one I was praying for. Mga ganun fam. Kami naman ang mister ko, wala namang ginawang ganun best. Do you love me? Do you want to marry me? I want to be with you in the rest of my life. Wala akong sinabi best. Kasi siya mismo ang nagsabi nun. Hayaan niya yung afam na ma-express niya yung totoong feeling niya sa'yo. Huwag niya siyang turuan na ganito ang gawin mo. Kasi madali lang sa kanila yon. Yung hayaan mo sila mismo ang maglabas ng kung ano talaga ang tunay na intention nila sa inyo. Kaya, huwag masyadong, hello, kailan mo ako ligawan?
ganito na, edad ko, medyo lagpas na talaga sa kalendaryo. Kailan pa ako ligawan? Nairita yan. Imbis na magplanong ligawan ka, hanap ng iba yan. Ganon. Kasi isipin na, uy, ganito to sa ibang lalaki. Ganon. Ang hirap na ganon, best. Number 7 na ba tayo? Sabi niya, sabi dito, number 6 pala, don't share everything like photos. Yun ang nabanggit ko na rin sa unahan natin na huwag masyadong kung saan ka nagpunta, hala, pictures ka sa mga, halimbawa, kung friends kayo sa Facebook, nagpost ka lahat, best. Post mo na lahat. Minsan nainis yan kasi may ibang afam na gusto nila yung privacy. May mga afam na ayaw mag-Facebook kasi gusto nila naka-private yung life nila kasi alam nila pag Facebook, halos lahat na nakakita sa mga ginagawa nila. Ganun. Eh, lalo na pag meron yung gustong isikreto si afam, tapos nag-post ka lahat yan sa Facebook, tag mo siya. Ganon. Eh, kami ng mister ko, hindi kami wala kaming nilagay sa Facebook na meron kaming ganon, relasyon. Wala. Empty siya. Parang tulad ng dati na walang afam. Ganon. Kasi nagkasundo kami niyan. Kasi ako din, ayaw ko nung naka-display. Tapos, pagdating ng araw, hindi kayo magkatuluyan. Parang siguroista. Nang parang pag yung dinisplay mo, yun kasi yung mindset ko. Pag i-display ko siya sa Facebook, gusto ko yung in real life, magkasama na kami, ganun. So, ganun ang nangyari. So, kung kayo naman dyan, gusto nyo Facebook, I want my pictures to be in your profile, ganun. Kung gusto nyo yung ganyan, ay nasa sa inyo na rin yan, best. Pag-usapan nyo yan. Pero yung kami naman, parang naka-private siya. So, may mga afam na parang naiirita sila sa daming post, na lalo na pag gusto nilang private muna, mayroon silang gustong itago, ganun. So, huwag masyadong share everything, ganun. Medyo private minsan, kasi mas okay yun, mas exciting yun. Tapos, yung sabi dito, and number 7 na ba tayo, don't show a bit jealousy. Yung minsan may selos kang, nakaka-exciting yun, best. Kasi yung sa mga afam, mahal na mahal ka nila, excited sila sa'yo, parang wala ka naman pake, parang walang buhay, parang walang effect. Pag meron kang ganyan na, you know what, I'm hurt, gano'n. Yung nagpakita ka ng konting jealous dyan, gano'n. Pero light lang naman. At least, may na-show mo sa kanya na konting, kahit pa paano may jealous ka dyan. Huwag mang sobra na, I don't want you to be with somebody else. I don't want you to be talking with somebody else, gano'n. Yung parang, you know what, I'm hurt. Because ganyan, ganito, yung parang naglabas ka ng jealous mo, selos mo dyan, pero sa mahinahon na paraan. Nasa kanya na yon ang pag-isip. Sa mga seryosong afam, ay lalong ma-excited yan dahil alam nilang mahal mo siya. Pero sa mga walang pake dyan, kahit selos-selos ka pa dyan, walang pake yan. Kunwaring yan, pero walang effect. Pero sa mga seryosong afam, kung na-feel nila medyo may selos ka dyan, ganun, like yung sa akin sa dati, sabi ko sa kanya, sa mister ko, if I love somebody, I want him and no one else. If I marry somebody, I want him and no one else. Ganun yun. So, parang, ibig sabihin, nagsabi ka na sa kanya na alam na niya sa sarili niya na, halimbawa, pag naghanap siya ng iba, alam niya na hindi mo na siya magustuhan. So, parang, nag-express ka ng selos mo dyan na ganito ako. Pag oras na nag-ano ka dyan, naghanap ka ng iba, nasaktan ako, nagsiselos ako, at posibleng yan ang dahilan na ayoko na sa'yo. Yung ganun, you know what? What makes me feel unhappy because I've seen you like this, but it's okay, I understand you. If we're meant to be, we're meant to be. Ganun. So, at least, nailabas mo yung ganun. So, I was hurt because I am serious with you and I've seen that you're doing this and that. So, wag mong ulit-ulitin, best. Pag nasabi mo ng isang beses yun, huwag mo nang ulitin yun. Kasi pag seryosong afam, nakadikit yan dito sa utak nila. Kasi, yan yung parang palatandaan nila na pag ganyan ang gawin nila, nagagalit ka. Sa mga hindi seryoso, walang pake yan, bes. Walang pake, ulit-ulitin pa rin. So, number 8, show a bit of interest in something else. Kumbaga, mag-excited ka naman sa ibang bagay, bes. Hindi yung sa kanya ka lang nakatuto. Ma-interest ka sa mga ibang gawain, ganyan. Nag-enjoy ka sa ibang gawain. Hindi yung parang nakatuto ka na sa kanya. Nakababad ka na sa, nag-antay sa kanya palagi. Pakita mo rin sa kanya na hindi ka laging nakatutok sa kanya. Excited ka sa ibang bagay. Ginagawa mo yung mga bagay na nag-enjoy ka. Na para makita niya na, uy, pag ako pala nawala, parang ang saya-saya pa rin niya. Parang ganun. So, hindi yung sa kanya ka lang nakatutok. Igawin mo yung mga bagay na nag-enjoy ka. At tingnan mo kung anong reaction niya. Ganun yun.
Number 9 tayo, give yourself a makeover. Kumbaga, ipakita mo sa kanya na alaga mo yung sarili mo, hindi yung pagkawala ka na sa sarili mo. Kasi ibig sabihin niya, pag nakita niya na magaling ka mag-alaga sa sarili, na iniingatan mo yung sarili mo, yung nag-makeover ka, anong nang ginagawa mo, basta attractive ka palagi tingnan, you don't have to be attractive all the time. Kasi sa akin, bungis-ngis din ako, best. Pero ipakita mo rin yung time na nag-alaga ka sa sarili mo, na alam niya na pag nawala siya, maraming kapalit, ganun. Hindi ka talagang, as in, kumbaga, hindi mo siya kawalan. May mga affam na feeling nila na parang nakatuto ka na sa kanila, alam na nila na hirap ka mawala siya. Pero pag alaga mo yung sarili mo, at excited ka, happy ka, alam ni affam na palaban ka, at alam niya na pag nawala siya or pasaway siya, kaya mo siyang palitan anytime. Kasi nakikita sa itsura mo eh. Paano mo dalhin ang sarili mo? So number 10, leave him wanting you more. Ganon. Kumbaga, ganito yun. Kung alam mo, may mga messages siya dyan, may mga tawag siya dyan, huwag masyadong best. Hindi pang nagtatype pa lang, may sagot ka na, may mga tanong ka na. Nakakairita yan. Sa mga afam pa naman mainitin yung ulo or kaya stressful yung life, ayaw nila yung unang mensahe, sinusundan mo kaagad na hindi mo pa nasagot yung una nilang tanong. Nagagalit yan. Gusto kasi nila yung one by one, parang sa Mr. Gomez, gusto niya na ng yung step by step. Ayaw nila yung sa atin, parang lahat ginagawa in one time. Gusto nila yung parang, kung ano yung ginagawa mo, tapusin mo na yan bago magsimula sa una. Kumbaga, pag nag-type si Mr. or Afa mo dyan, huwag masyadong best, pindot agad yung sagot. Kasi parang parang nawalan sila na excitement. Yung sa Mr. ko, minsan matagal kong ma-replyan yan. Pero pag nag-reply, ako nagpaliwanag naman akong bakit. Pero yun ang isa sa nakaka-excite sa kanila, yung medyo matagal mag-reply. Huwag masyadong matagal, best. Kasi nakaka-ano din yan, nag-isip din yan ng hindi maganda. So hindi yung reply kagad, tawag kung bawa. Pero sa Mr. ko, pag nag-ring yung cellphone minsan may ginagawa ko. Anong ginagawa ko, tinapos ko muna. Tapos kasi pag interesado ka talagang tawagan yan, talaga mag-antay yan. Pero huwag masyadong magtagal kasi katulad ng Mr. ko, may pasok yun. Pag kumuha lang talaga siya ng time para tawagan ako kasi alam niyang yan yung break time ko sa work. So, minsan nag-ring niya ng isang beses, dalawang beses, sinagot ko na. Hindi yung, hello? Oh, yes, I'm here. What you want? Ganun pa. Masyadong excited, bash. Kumbaga, masyadong sagot ka agad sa message niya or sa text, ganun. Bigyan mo siya ng a little bit time na makahinga man lang ng konti. Hindi yung message, sagot ka agad. Yung diretso, parang ang boring, ganun. Ngayon, medyo hayaan mo siyang makapagpahinga at sagutin mo siya. Ganon. At huwag sobrang sagot, best. Isang tanong, isang sagot. Ganon. Mas gusto ng afam ganito. Kasi mas gusto ng afam prangka eh. Sa mga afam, most of the time, gusto nila yung prangka babae. Kung ano yung naramdaman mo, isabi mo. Yan ang mas gusto nila. Hindi yung huhulahan ka pa nila. Nagagalit yung ibang afam pa ganyan. Kasi sabihin nila, hindi ko naman alam anong nasa isip mo. Utak mo ay utak ko ba? Ganon. Kaya, ang hilig kasi natin, minsan hindi natin maiwasan, gusto natin sila mismo ang manghula. Na gusto natin ng care, gusto natin ng attention, gusto ng ganyan. Sa ibang afam, ayaw nila. Yung afam na mainitin yung ulo, gusto nila yung sinabi mo. At least, kung anong ginawa nila, ayun talaga ang tumpak na gusto mo. Pagdating sa regalo, most of the time, tinatanong nila. Or kaya tinitingnan kung ano yung kailangan mo at yun ang ibibigay. Kasi para sa kanila, ayoko magsayang ng pera, ibigay sa'yo yung regalo na hindi mo pala magamit. Ganyan ang Mr. Cobes. Ganun. Gusto niya sigurista siya. Gusto niya kung ano yung labas niyang pera yung ibinigay niya sa'yo, magustuhan mo. Yan ang style ng Mr. Coden. Pero most of the time, sa mga afam, ganyan ang gusto nila. I'm not going to waste my money doing this and that, tapos hindi mo pala magustuhan, hindi mo ma-appreciate. Sa mga afam, gusto din nila na bawat ginagawa nila na-appreciate mo. Marunong ka magpasalamat, maliit o malaking bagay, ganun. Nakaka-attract sa mga afam na seryoso yun. Number 11, fun and exciting, but ganun, kailangan mo rin maging excited, kumbaga palabiro ka dyan minsan, ganun, at minsan ma-excited naman yung buhay mo, hindi yung purong, I have so many problems, I need somebody to help me, I need somebody to love, somebody to hope, mga ganun, yung parang excited ka rin, yung may mga plano ka, ganito, masayahin ka, palabiro ka, marunong kang utu-utuin, kung kailangan mo utuin yung afa mo, parang mumiti yan, gawin mo best, ganun yun, napakalaking percent yan sa mga seryosong afam, lalo na pang yung mga uhaw sa pagmamahal.
walang nagki-care sa kanila. Kailangan na yung babaeng palabiro, yung napangiti sila, na-appreciate sila, yung pinagsabihan mo sila ang gwapo mo, ganun, proud ako sa iyo. Kadalasan sa mga afam, walang nagsabi sa kanila ng ganyan. Pag ikaw ang nagsabi ng ganyan, ma-attract talaga yan sa iyo, best. Number 12, be smart. Yung mga alam ni afam na palaban ka. Alam ni afam na kung may problema ka, kaya mong solusyonan. Alam ni afam na matapang ka. Alam ni afam na no matter what happened, hindi ka takot na mawala siya. Gusto ng mga afam yung mga ganon. Kasi alam nila na ganon ka rin sa ibang lalaki. At gusto nila na wala silang kakompetensya dyan. Lalo na pag mahal ka ni afam, seryoso sa'yo yan. Sa'yo talaga yan at manggigil yan sa'yo, best. Hindi talaga abot ng matagal yan para makita ka. Ganon, excited yan pag ganon ka. Kasi alam nilang hirap makahanap ng ganyan. So, be smart. Alam mo na may problema ka, alam mo you can make a way to find a solution to the problem that you have. Ganon. So, palaban ka, bes. Hindi ka basa-basa mapagsabihan ng hindi maganda dahil ipaglaban mo yung gusto mo. You know what makes me unhappy is that when you say something like this, ganon-ganon, gusto ng maafam na ganon, yung kaya silang kontrole ng isang babae. Hindi yung gagawin lahat nila, mga ginagawa nila, alam nilang inisip nila okay, pero hindi na pala okay. O feeling mo hindi okay yung ginawa ni afam, correct him right away. Ganon, wag mong hayaan yan. Mr. Kubes, marami din yung mga bagay na ginagawa na hindi ko type, kaya malalaman niya yan. At ako rin, marami din yung ginagawa na hindi niya type, sinasabi niya. So ganon, one thing of getting to know each other, yung kinokorek niyo ang isa't isa, hinayaan niyo makalabas yung totoong pagkatao, at kung meron kayong hindi gusto, sabihin niyo. Ganon, number 13 na ba tayo? Do your best. Pero may limitation yan. Kasi hindi naman sa lahat ng ginagawa niyo. May mga bagay din kasing gumagawa ka ng kabutihan. Minsan, inaabuso na. So, sa mga afam dyan na ginagawa niyo yung kabutihan, inaabuso kayo. Nako, makikita nila, hinahanap nila. Pakita niyo, hindi niyo sila kailangan. Sobrang bait mo na, sobrang okay ka na po. Puro understanding ka na sa ginawa ni afam. Ganun, puro bigyan mo siya ng chance, pero wala pa rin nagbago. Eh, nako, dapat may limitation yan. Kasi tao lang tayo. So sabihin mo sa kanya, what I have seen is that we're not really meant to be. Ganun. So sa mga apam na walang respeto sa inyo, ay hindi nyo dapat hinayaang magtagal yan, best. Huwag nyong patulan yung apam na walang respeto. Ang sakit magsalita, ang manghusga, ano pang ginagawa. Huwag nyong patulan yan. Hayaan nyo lang na yung give your time and effort sa apam na deserve. Sa mga afam na walang respeto sa inyo, mga bastos, mga ganyan, ang sakit magsalita, ang hilig manghusga, ayun, mga ganyan, maraming afam ganyan, best. Kung meron kayong ganyan, basura nyo yan, pasawayan yan. Patulan nyo lang yung afam na alam nyo, thank you Lord ang masabi nyo. Yung afam na kontento kayo, masaya kayo, yun ang patulan nyo. So, be smart, be who you are, just be yourself. Pag masyadong ano, best, baguhin yung sarili para magusto ng iba, hindi mo kailangan gawin yun. Mas okay yung minahal ka ng isang afam bilang ikaw, yun ang pinaka-importante. So good luck sa yung lahat mga best, sana marami kayong natutunan sa videos na to. And kung nagawa niyo to sa mga seryosong afam, hindi na kayo pakakawalan yan. Actually, si Mr. Kong, nagkakilala kami in 1 year, kinasal din kami in the same year, ganun. Kasi ayaw na niyang mawala ko, kasi para sa kanya, ako yung hinanap niya. Para sa akin siya din naman yung hinanap ko. Ba't ka naman titingin-tingin pa sa iba? Kung feeling mo, yung kausap mo ay siyang hinanap mo. Huwag ka nang humanap na iba, best. Baka magagalit pa yan si afam pag nahuli ka, ay mawala yan sa'yo, at baka wala ng afam para sa'yo na matino, puro pasaway. So, ingatan niyo yung mga afam na matino. Kasi hindi lahat ng naghanap, nakahanap ng matino. Kung pasaway man ang nahanap nyo ngayon, hindi yan meant to be sa inyo, best. Maghanap kayo ng iba. So, good luck sa inyo lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.